Hello sa lahat ng kapokomekanik ko saan man kayo sulok ng mundo. Ang video ito na ipapakita ko sa inyo ay kung paano ang tamang pag-check at pag-diagnose at saka paggawa ng four-wheel high na kumakapit. Ipapakita ko sa inyo. Tingnan niyo yung ano, yung blinking nung ano nung four-wheel high niya. Nagbibing siya. Ibig sabihin, pagka tumakbo, hindi mo pwedeng patakbuhin ng 80 pataas. Kasi ito yung ano yan, four wheel niya, kumakapit. Yun ang ano, reklamo ng customer. So, titingnan natin yung transfer case niya, yung ano niya, electronics niya. Baka sunog, or yung electrical niya, i-check natin lahat. Okay, papatayin ko. Punta tayo doon sa baba. Land Cruiser 2012 model. Iaangat natin. Ito nakita yan. Tuturo ko sa inyo kung saan yung transfer case niya saka yung electronic ng four-wheel drive niya. Punta tayo dito sa ilalim ng sakyan. Kung nakikita nyo, yun ang ano niya, yun ang gearbox. Ito yung transfer case. Kita nyo yan. Ito yung ano niya, propeller ng rear-wheel drive niya. Ito naman yung propeller ng four-wheel drive niya. Yan, yan yung pinaka-transfer case niya. Ngayon, i-check natin ito. Yung ito niya, motor ng transfer case niya, double niya. Kung sunog o hindi. Let's go! Set up ko lang yung ating camera. Gagawin natin, papaklasin natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung tamang papaklas.
pagpapalitan natin ng Philip Iskro ngayon. Tatanggalin natin yung motor ng baba at saka motor ng taas. Medyo mainit. Kaya kumpleto ako ng hand protector kasi medyo mainit. Ito yung pinakamotor niya sa baba. Kung titingnan nyo, yun ang motor niya. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-re-repair ito. Okay, check natin. Yung pinaka, pinaka gear set. Tanggalin din natin doon sa baba. Ito yung pangtaas. Kung nakikita nyo, dalawa yung tinanggal natin. May lower, may upper. Turo ko sa inyo kung bakit. Bakit siya nag-flip-flip. Kung nakikita nyo ito, nasunog. Hindi siya makapag-ikot ng continuous. So ang gagawin natin, ito sikreto lang natin to. Ano lang natin to, iinangan natin kasi ang mga sa ukala, hindi iniinang ito, ano lang, sarili lang natin natuklasan to. Sa mga, ano yan, sa mga companies, ano pinapalitan ng bago. Medyo mahalang pagpalit. I-check muna natin sa battery kung gumagana o hindi. Ngayon, iti-test natin kung gumagana yung dalawang motor. Pakita ko sa inyo kung paano mag-test. Meron akong dalawang wire. Naka-ano ng 12 volts battery. Negative and positive. Ito yung dalawang motor natin. Walang pa sa baba. Kung makikita nyo, pasensya na, medyo nagmamadali lang. Ito, gagamitan natin. Kung nakikita nyo, umiikot left and right, ibig sabihin okay siya. Tabi ko muna to. Kailangan wala siyang grease. Meron akong mga liha dito.
natin ng sulda. Lang guys, papainitin ka lang yung ating pangsulda. Okay, mainit na siya. Papakita ko sa inyo. Kung makikita nyo yung ano, konting lubog dito, yun ang susuldahan natin. Konti lang. Kailangan padikitin natin ng maayos. Yan, tapos kabila. Tapos gagawin natin, ano yan, nakikita nyo ngayon may bukol-bukol, bukol siya, ililihan natin hanggang sa magiging pantay siya. Yan, ililihan nyo lang hanggang sa pumantay, magkabila. Okay na, gagawin natin, lalagyan natin ng grasa. Yung iikutan ng motor. Yung pinaka driven gear nya, yan may konektado doon. Kailangan ito naka gitna yung pinakaano niya, ito pinaka finger kabila naman, ito yung ano, tamang setting ha, yung kalimutan, hindi pwedeng ganun, hindi pwedeng ganyan, hindi, may tamang setting. Iniikot ko yung motor para makuha ko yan ang tamang setting. Ngayon guys, ikakabit natin. Unahin ko, ilagay doon sa taas dito. May ano siya, may shaft siya dito sa taas, di ano, isasagad yun ng patras.
dalawang ano siya, screw. Kabila lang saka natin i-testing yung mamay dito taas. Susunod natin yung pinakamababa. Shaft niya sagal. May shaft safe dito. Siguraduhin lang natin nakasagal. Ngayon, bago nyo ibalik lahat, kailangan i-test nyo muna dun sa taas. Ikakatip ko yung connector na dalawa para ma-check natin. Connector niya. Siguraduhin lang na nakapasok yung maigi. Ngayon guys, ano natin, i-test natin dun sa taas. Lahat ng viewers and subscribers ko, patuloy lang kayong mag ano, abangan nyo yung mga susunod ko pang video. Marami po kayong matututunan, lahat ng sikreto, lahat ng aking natutunan dito, tuturo ko sa inyo. Okay, papasok tayo dito sa loob ng car. Ngayon gagawin natin ngayon guys, tanggalin ko yung gloves ko. Start natin. Titingnan nyo, nagbleblink pa rin. Ano lang, switch on, switch off. Ayun yung for low naman ang nagbleblink. And nakikita nyo, ano na siya, steady na siya, okay na siya. Ayan, ito yung switch. Nakikita niyo yun. Yun ang 4-wheel high. Ipindot ko, naka-off siya. Yun. Ngayon, i-off ko. Yun. Ngayon, yung 4-wheel low naman niya, ito. Kikita niyo to. Ayan. Ipindot natin, walang ilaw doon. Yan, nakikita nyo, with traction, 4 low. Lalapit ko, yan, 4 low. Yan. Ibig sabihin guys, yung ginawa natin, successful tayo. So, ano yan, gagawin ko na lang, ikakabit ko lahat yung tinanggal ko na ano, cover kanina. Yung mga, ano niya, tornilyo, then lahat yung cover na dalawa, and then tapos na. Alam ko may natutunan kayo at lagi kayong subscribe sa aking channel. Magano lang kayo. Pindutin nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko na videos. Mabuhay ang lahat ng mekaniko sa mansulog ng mundo. Mabuhay tayong lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.